Magandang umaga, Pilipinas. Sa mga kabubukas lamang ng telebisyon, samahan niyo po akong balikana ang ilalaman ng inilabas na 5 a.m. weather forecast ng PAGASA. So, batay po dito, wala na pong anumang sama ng panahon na nakakaapekto dito sa Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Tanging ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone ang dominante. Sa mga susunod na oras, inaasahan po natin yung pangkalahatang maaliwalas na panahon dito sa Metro Manila, pati na rin sa malaking bahagi pa nitong Luzon, maliban na lamang dito po sa Palawan dahil pa rin yan sa direktang epekto ng ITCZ makakaranas ng maulap na kalangitan na may chance ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Maaliwalas din ang panahon para sa ating mga kababayan sa Visayas habang dapat maghanda sa mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito po yan sa bahagi naman ng Mindanao. Huwag pong kalilimutan ang pagdadala ng payong saan man ang inyong mga lakad. Samantala, isa ka ba sa mga nagulat na dalawang bagyo pala ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility nitong mga nakalipas na araw? Kung ating pong babalikan Lunes nang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility itong severe tropical storm Talim at binigyan natin ito ng local name na Lani. Ilang oras matapos ito naging bagyo naman ang isang low pressure area sa loob nitong Philippine Area of Responsibility at ito naman po ay pinangalanan natin bilang Bagyong Maring. Trivia lamang po tayo noong pong taong 2009, may dalawang bagyo rin tayo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So ito po yung bagyong Pepeng at Kidan. Naunang pumasok ng Philippine Area of Responsibility si Pepeng noong September 30. Samantalang si Kidan naman ay pumasok ng PAR noon namang October 5. Ang nangyari, palabas na sana ang bagyong Pepeng pero dahil sa sapat na distansya at lakas, hinatak ito pabalik ng bagyong Kidan o yung tinatawag natin na Fujiwara Effect. At dito na po nagtatapos ang Panahon TV. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Live mula sa PAGASA, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si DZRH News Tealevision. Magandang umaga at mag-ingat po kayong lahat. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa overseas voter registration centers na aprobado ng COMELEC at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, Department of Foreign Affairs at Panahon TV.